Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri. Pag-asa'y narito na di na mangangamba. Kung bubuksan ang puso't paghahariin siya. Sa kanya lang mararanas ang tunay, ang kasiyahang dalisay, ang kapayapaang hinahanap mo. Siyang tanging katugunan sa lahat ng katanungan, sa lahat ng iyong kailangan. Tunay ngang mahirap ang mabuhay sa mundo. Maraming pagsubok sa buhay mo. Sa bawat araw ay dumarating ang iyong mga suliranin. Nasasabi mo tuloy na tama na, pagkat sulirani di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at isipan. Tunay ngang ika'y nahihirapan. Kung di ko ka man ngayon, o kaibigan, ituring mong ito'y pagsusunan. Kahit puso'y nasugatan na, ngayon'y nagdaramdam. Diyos ay naroon, dapat mong malaman. Kaya tumawag ka, humingi at ikaw ay bibigyan. Hanapin siya at masusumpungan. Kumatok ka sa pinto at ika'y pagbubuksan. Pampapala ng Diyos ang iyong makakanta. Napapakal sa malayo mong lakbay, sinimulan ng kaitagal, wari habang buhay. Naikot mang minsan ang buong sanglibutan, narito lamang ang hanap-hanap mong tahanan. Ang init, yakap ng sumisinta. Hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Kung malaong nang naghahangad para isong tatagal, hanapin mo sa pusong mapagmahal. Sa piling ng ating Panginoon, mahal na puso'y panghaba panahon. Sa puso
katapatan mong angkin. Walang ibang sasambahin, di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako magpakailanman. Kabuti katapatan mong wakas, di ayay pag-ibig sa sambahin. Di ko kaya mabuhay na wala sa piling mo. Minsan may pangamba, walang katiyakan at pag-asa. Okay, sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliranin. Nararanasan ko di man maunawaan paraan niya't kalooban. Kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Sa Diyong karapat dapat siyang kapurihan. Ang buhay at lakas ay na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliranin. Nararanasan ko ang puso ko'y pagdanan sa biyaya niya kalinga. Kay Jesus pa rin, Jesus pa rin, kay Jesus pa rin, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Pag-asa'y narito, maaasahan mo si Jesus ang tanging pag-asa. Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano. Isa pong mainit na pagbati po galing dito po sa inyong paboritong programa pag Lunes ng hapon. Programang Papuri, ang makakasama niyo po, ang nakagawian ninyo,
ang inyong Kuya Arnold Depano at masaya po ako ngayon dahil yes. hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang ating classmate. Classmate Hannah Placer po. Yay! Happy Monday afternoon po sa inyo kaagapay. And last Monday na po ito ng buwan ng Marso, Kuya Arnel. Ang bilis na. Oo nga po eh. Ang bilis po ng panahon. Next thing you'll know, nasa gitna na po tayo ng taong 2022. Tapos ilang lundag na lang po, Christmas na ulit. Ay, masaya yan. Pero bago tayo magpasko, meron pa tayong eleksyon. Meron pa tayong maraming, Holy Week pa po. Oh, maraming ganap. Oh, meron pa yes, akong may Easter, virtual Easter concert pa akong hinahanda. Para wow. sa inyo mga gusto makapakinig ng magandang musika for the Lenten season. Lalo na sa Easter evening. Watch out po. Magbibigay po ako ng mga announcement tungkol na. Ayun no. And sana nga po ay maging successful po yung niluluto po ninyo, Kuya Arnel. Yan. Ako, and san... niluluto? Opo, niluluto. Niluluto. Mahirap sa mga terminology mo eh. Oo, niluluto tuloy. Nagugutom ako lalo na hapon na naman. Opo. Naghahanap na naman tayo ng mainit na kape at meriendang kasama. Opo, at kasabay po ng pagmimeryenda eh. Sana po ay sa pagmumuni-muni ninyo habang nakikinig ng papuring program. And yung mga goals po ninyo in life, eh meron ka nang nahakbangan doon. Di ba po? Small progress is still a progress. Ayun, mukhang may pinanggagalingan sa ate ha. Ay, hindi naman po. paalala lang naman po para sa ating mga kaagapay. Kasi di ba po, bago pumasok ang 2022, nagkaroon tayo ng mga goals po for 2022. Okay, so sana po, yes, sana po ay nagagawa na po natin yan kahit step by step. Oo, kasi tumatakbo ang panahon at sana sa biyaya ng Panginoon ay nagkakaroon ng kaganapan kung ano man ang mga planong inilatag nyo at the start of the year. Mm-hmm. At ang aking puso ay nag-uumapaw dahil marami ng mga iglesia na face-to-face gathering na ulit. And it's exciting for me na after 2 years na nag-virtual worship ang mga iglesia ay nagbubukas-bukas na ang mga bahay-sambahan. Opo, so, talagang yun. Nakakatawa po yun kasi unti-unti na po tayong bumabalik. Nakakaiyak. True po, at lalo na po at na-miss po natin ang isa't isa. And Kuya Arnel, speaking of nakalatag, excited po ako dun sa nakalatag po natin ngayong hapon. Oo, dito po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS na nakikinig din kayo at sinusubaybayan din sa ating YouTube channel na 702 DZAS FB Radio TV. Ang ating feature po ngayong hapon na to ay what we can call na ito yung mga building blocks ng original Filipino contemporary gospel music. Yes. At ito yung mga musikang kinalakihan ng marami sa atin. Mga magulang mo siguro, ate classmate. Opo, mga kinalakihan ko rin po. Oo, ito yung mga music na hindi siya part ng Papuri Festival. Mm-mm. Pero ito yung namamayagpag din sa airplay at papurito ng maraming mga tagapakinig at tagasubaybay natin, mga kagapay natin dito sa 702 DZAS. Totoo po yan. Oo, I'm talking about Sarilikha. Eh, Kuya Arnel, paano po ba nabuo ang Sarilikha album? Paano po siya nagawa po? Bakit po may ganitong naisip ang papuri po? Maganda at natanong mo yan, ano? Sarilikha, ibig sabihin ng sariling likha. So, ito yung mga original gospel music na ginawa ng FEBC dahil merong ordinance ang KBP noong time na yon, noong mga bandang late 70s, anong medyo iniisip, wala ka pa sa isip ng iyong magulang. Oo. Kaya inailangan magpatugtog ng radio stations ng 4 na original Filipino music per hour. Oh. So, dati
nag-gumagawa tayo ng mga adaptation ng mga American recordings. Mm-mm. Pero after a while, dapat original Filipino na. So, kinailangan natin gumawa ng mga awitin. Pero this is aside pa from yung mga regular Papuri festivals. Mm-mm. So, merong Papuri festivals, pero meron pa rin mga ginagawang original music aside from the Papuri festival. At ito yung mga kinokolek para maging sarili ka album. Kaya merong sarili ka albums. Ito yung nagiging parang kung kailangan mo ng kanta or merong nagawang awitin ang kilala natin isang composer, pupunta kami sa FEBC Music Recording Studio, piano-piano, magpaparinigan ng kanta, tapos maririnig nila Kuya Romy Diglas, at biglang, sige, record na natin yan. Yun, meron ng kantang biglang ipi-play sa radyo. Ang mga kabarkada nating mahihilig mag-hangout sa music recording studio niyan ay dati sina Kuya Junji, sina Kuya Andre Junicio, sina Kuya Robert Morris, sina Kuya Gary Granada. Kaya madalas, nagkikita-kita yan sa music recording studio. At dito rin, announcer din sa DCAS at dati sina Kathy Garcia Alvarado, sina Cindy Lacanilao, sina Terry Javier. Kaya madali parang magkita-kita tapos papakantahan, yun na. Pwede nang i-radio airplay. Kaya tayo nagkaroon ng sarili ka. Napakagaling naman po, parang out of jamming session. Nagkaroon po ng mga magagandang awitin and mga classic na po na napapakinggan sa mga simbahan. Diyan nahasa yung ating mga kilalang Papuri composers. Diyan sa maraming sessions na yan na nagbubunuan kami ng mga kanta ng bawat isa para ma-perfect yung pagkakasulat. Yeah. Ito, huwag na natin patagalin pa. Parinig po natin yung nasa sarili ka 5. Ito po, una sa lahat. Siyempre, una talaga. Una po talaga. Yan po yung komposisyon ni Andre Junicio at inawit po ni Terry Javier Ellis at Cindy De La Paz Lacanilao. Di ka malilimot. One of the mga hindi malimutang kanta ni Kuya Robert More. Siya rin ang umawit niya. Yan, at maghintay para sa mga kailangan maghintay. Ayan po, ay komposisyon ni Maestro Kuya Junji Marcelo at inawit naman po ni Kathy Garcia Alvarado. Pagbubulay-bulay sa magmula sa pagbubulay-bulay ni Kuya Andre Junicio. Mm-hmm. Ito ang nagpasimula ng Bossa Nova. Yun. Papuri. Bago pa magkaroon ng Bossa Nova trend, meron na tayong Bossa Nova. Inawit po sa atin ni Ate Roxy Dorospe. Yan. At syempre, hindi mawawala ang pagpuri sa Panginoon, di ba? Purihin ang Diyos. Yan naman po ay komposisyon ni Sir Maestro Gary Granada. Yeah. At inawit naman po ni Trisha Amper Jimenez. Ikaw na rin magpakilala ng next song. Ay, oo po. Ito ano kasi po ito eh, very ano talaga, classic, isa talaga sa pinaka-favorite po ng mga bawat tao po sa bawat simbahan. Yan ang Dakilang Katapatan. Ay, yun, yan po ay syempre komposisyon ng ating maestro Arnel De Pano at inawit po ni Sir Edward Granadosin. Oo, ni Pastor yes. Edward Granadosin. Sana po ma-enjoy nitong napakaganda at napaka classic na collection ng ating mga awitin galing sa Sarili Ka Volume 5 dito po sa pagpapatuloy ng programa Papuri! Sa bawat suliranin, di naging isa.
palagi itong gusto niyang mangyari. Di ka malilimot, ni Jesus, di ka malilimot, mahal ka niyang lubos. Laging sinasabi, naunahin siyang palagi, at ito'y darating na lang sa'yo. Laging sinasabi, naunahin siyang palagi, at ito'y darating na lang. Siya, huwag mag-alala, yan ang sa'yo problema.
kaibigan, hindi nang awit, paalaala ang inihatid, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo Kapuri Radio. Pagbulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa sambahin upang ang ating
ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, o purihin, purihin, purihin ang Diyos ating puso at isip sa salmo at awit.
Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV. Saan ka pa, no? Napaka-classic ng mga awiting yes. napapakinggan natin dito sa programa. Papuri, hango po sa dalawang Sarilikha albums na i-feature natin ngayon. Sarilikha Volume 5 and Sarilikha Volume 6. Yan dito po sa programang Papuri. Ate Hana, yes. ano ang masasabi mo? Ay, lahat po yan ay napakinggan ko simula po nung bata po ako. At isa po sa gusto ko po dyan, syempre yung Dakilang Katapatan. Di na ako lalayo. Nako? Oo. Papamerienda yung kita pag nakikita. Ayun o. Oh. Excited naman ako. isa sa mga nakaugalian namin nila, Uncle Larry mo, ay meron kaming pinupuntahang isang samgyupsalan na napakasarap. Oh. Dalin ka na. Dalin natin. Pati si Ate Kayla, dalin natin doon. One of these days. Na-excite na ako ngayon pala. Kailangan ma-experience ito. Hindi lang po merienda. Apo. Talagang barbecuehan na tayo. Ayun, no? At sana po ay habang nagme-merienda yung mga tagapakinig po natin natutuwa pa rin po sa mga dala po nating paborito nilang mga Papuri classics na talaga namang umagapay sa kanila mula noon hanggang ngayon. At sana ay maging agapay rin itong mga awitin na ito hanggang sa susunod na generation po. Panalangin po natin na maipasa po, di ba, yung pakikinig po ng mga papuring awitin mula po sa mga magulang ngayon, yung pakikinig na ito at magpatuloy po hanggang sa susunod na generation, sa susunod na saling lahi. Kayo nang may dala niyan. Yes. Ate Kayla, Ate Hana. Dala nyo yan at nawa ay maipasa natin sa next generation. Yes. Hindi naman nagbabago ang salita ng Panginoon. So, it's the same inspiration from which itong mga awitin na to ay naisulat. Pareho pa rin paggalaw ng spirito ng Panginoon sa pagdaan ng panahon. Ang nakaka-humble dito, habang ginagawa namin itong mga awitin na ito, ay para kaming mga bata noon na mayroong laruan na bago, na natutuwa lang kaming gawin at laruin yung kung ano man yun. At hindi namin naisip na 30 or 40 years down the road, ma-embed yung music na ito sa worship life ng Filipino worshiping community. So, very humbling at napaka-grabbing blessing ng Panginoon para sa aming lahat yan. So, ang gagawin natin? Mag-comment po kayo sa ating live chat, sa ating Facebook page, yes. at sa ating mga Globe number na 0916-296-6620, ating Smart number na 0999-223-5675. At sana may uwinin nyo itong ating musika. Ate Hana, paano ba nila makukuha yan? Ay, pwede po nilang kunin mula sa ating Papuri Music Room. Yan ay pumunta lang po kayo sa papurimusic.febc.ph at iba't iba pong mga papuring awitin kung nabitin po kayo dun sa una nating naiparinig. Madadownload nyo po yan buong-buo dyan po sa ating Papuri Music Room. Okay, hindi ko na patatagalin. Susunod po mga ating marinig. Super ng Buhay. Yun. Oo, classic na classic from Kuya Robert More. Yan po yung pinapakinggan namin pagkagising pa lang ng umaga. Ayun. Ayan. At ito po, Di Ko Alam. Yan naman po ay komposisyon ni Robert Sebastian and Albert Prado at inawit naman po ni Cynthia Capacete. Patunayan mo. Sabi nga ni Kuya Gary Granada at inawit nito ni Ate Cindy De La Paz, Lakanilao. Yan po. At ito rin po, classic din po itong awitin dito. Sobra. Di ba po, Aking Kaibigan. Yan po ay komposisyon ni Kuya Ricky Sanchez at siya rin po ang umawit nito. Dapat pa gawin natin si Kuya Ricky Sanchez ang aking classmate. Pamilya. Talaga ng, po. Ang ama. Pamilya na magaling naman kay Kuya Judy Marcelo sa din ang umawit. Yun. Handa na ba?
Handa ka na ba? Handa ka na ba? Yan po ay komposisyon. Siyempre, walang iba kundi ni Maestro Arnel Depano at siya rin po ang umawit nito. Pwede po bang magkaroon ng sample? Ay, hindi, joke lang. Pakinggan na lang po natin. Pakinggan natin. Oo, batang-bata pa yung boses ko dyan. No? So, pakinggan po natin ang mga awitin guys sa Sarilik Top 5 dito po sa programang Papuri! Thank you.
Kasiya-siya sa may kapal.
tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mong ikaw. Binigyan ko kulay itong buhay. Pinawi mo ang takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di ka rapat. Dapat ang tulad ko, O Diyos. Papuri Radio. Kapag may
at luha ang taglay. Kaibigan siyang tunay na siyang dumaramay kay saya ng magampilang pa sa mga anak niya ng Diyos nating Ama. Higit na ligaya, biyaya't pag-asa ang dulot sa tuwi na sa pamilya ng Ama. Ang Diyos ang sandigan nitong kapatiran, kaya't aming awit, himig ng pag-ibig. Diyos, purihin ka sa bawat sandali, purihin ka, Ama, kay saya nang makabilang pa sa mga anak niya ng Diyos nating Ama. Higit na ligaya, biyaya't pag-asa ang dulot sa tuwi na sa pamilya ng Ama. Kaysaya nang makabilang pa sa mga anak niya ng Diyos nating Ama. Higit na ligaya, biyaya't pag-asa ang dulot sa tuwi na sa pamilya ng Ama. Handa
upang makaiwas sa COVID-19. Di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Amin, Jesus, tanggapin ang pagpuri. Dakila
Arnel De Pano para sa Papuri. Mabiyayang Lunes ng hapon kaagapay, kayo pa rin ay nakatutok sa inyong paboritong program at tuwing hapon nga po at nagmemeryenda at nagmumuni-muni. Okay po ba yung ating lineup kaagapay? Sana po ay sana po nakapagbigay ito ng kaaliwan sa inyo at kapayapaan sa puso at kung nabitin po kayo dun sa mga naibahagi po natin dito ay pwede po kayong pumunta sa ating official download site. Yan ang Papuri Music Room. Yan ay makikita nyo po sa papurimusic.fabc.ph. And kung meron ka rin pong komento o song request, di po ba, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming at mag-message po kayo sa ating Facebook page o kaya po ay mag-text sa mga number na 0916-296-6620 at sa Smart naman po ay 0999-223-5675. Yan po, kung kanina Sarilikha Volume 5, kaya naman po ay Sarilikha Volume 6 at nandito pa rin po yung iba't ibang mga Papuri Classics. Lagi po natin napapakinggan sa ating mga pang-araw-araw, di ba po, na buhay at syempre po sa ating simbahan. Ayan. Na special number mo na ba itong mga awiting to? Meron po ako. Yes, sample. Ako po, shy type po talaga ako, Kuya Arnel. Exactly. Alam mo, Ate Hana, hinihintay kita doon sa Kapit Bisig program natin. Ay, talaga po. Sana nakita at narinig ka na ating mga taga-subaybay at kaagapay ng BBAS. Oo nga po eh. Pero napakaganda po nang naibahagi po ni, lalo na po ni Amsi De Ferrer, ayan, at ni Brian De La Cruz, at syempre ni Uncle Larry Ilagan sa naging Radio Kapit Bisig natin. Oo. Masaya siya. And sana po ay na-enjoy nyo rin as much as we did. So, yes. Ito na. Banata na natin itong... Ano, para akong nagbabasa ng mga lineup ng classic songs, ano? Opo Pinasa mo itong mga ano eh. Oh. Kaibigang Batalik. You know? Oo, oh, ayun agad. No need to introduce. Kanta niya Kuya Andre Junisio at isang umawit kasama si Cindy De La Paz, si Cathy Garcia Alvarado at si Janet Rodrigo, mga backup singers na siya. Oo, at ito po, kasama rin. Kasama ang title. Siyempre, yan po yung komposisyon po ni Kuya Arnel De Pano at inawit po ni Janet Rodrigo. Ito ang awitin na maraming nag-aakala si Kuya Junji ang nagsulat. Nagsulat, oo. Kasi mabilis siya. Tapos, yung isang kanta niya na mabagal na akong kumanta, akala ng iba, ako yung sumulat. So, nagkabaliktad kami rito. Marinig din nila yan mamaya. So, after kasama, Pag-ibig ang Susi, grabe naman to. Yun. Grabe naman to. Robert More, ang umawit po si Kuya Ronald Rivera Navarro. At ito naman po ay Magkakapatid. Yan ay komposisyon ni Isagani Liserio at siya rin po ang umawit nito. Oo, namayapa na itong ating kaibigang Isagani Liserio. Meron siya mga magandang folk classics din sa Papuri 1 and Papuri 2. Agos. Hangin. At to round up yung ating first part ng ating Sarilika Volume 6, kay Jesus Magpapaturo, Revel Santos ang gumawa at siya rin ang umawit. First song ng Sarilika na inareglo ni Kuya Henry Garcia. Ooh. Yan ang mga mga sikretong alam natin. Yes, at first time din nagkaroon ng saxophone. Ah, okay po. Sa isang Papuri to. Ayos po pala. Yeah. So, yan po pala ang history na sa Sarilikha Volume 6. Yan, no. Kaya pakinggan po natin ngayon kasabay po ng inyong napakasarap na merienda ngayong Lunes ng hapon. Ito po ang mga awitin from Sarilikha Volume 6 dito lamang po sa programa. Papuri! Papuri.
Bawat araw siya'y hindi nagbabago. Lagi siyang matapat sa pangako. Siya ang hanap-hanap ng kaibigan. Sa lahat ng oras maaaring malapitan. Si Jesus ang tangi kong pag-ibig. Tunay nga kaibigan siyang matalik. Sa kanya kung ika'y mananalig. Ng kahinaan sa piling niya'y mayroong kalakasan. Sa bawat araw siya'y hindi nagbabago. Lagi siyang matapat sa pangako. Siya ang hanap-hanap mong kaibigan. Sa lahat ng oras maaaring malapitan. Si Jesus ang tangi kong pag-ibig. Tunay nga kaibigan siyang matalik. Sa kanya kung ika'y mananalig. Tulad ko siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan. Siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan. Siya'y kaibigan mo. Oh,
Umiyak ang bata sa lansangan. Ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na lagana at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, kailangan na pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo kay pangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Jesus ang susi ng lahat. Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod. Mm-hmm.
Papuri Radio. Papuri Radio. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo. Whoa. Kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo. Sa ating buhay, Kristiyano, kaya namin nating hanggang
ng maniwala. Sapat na sa'yo ang lakas mo. Pagkat dumarating ang oras, siya lang ang tangi mong sandiga at kapayapaan. Kumapit kay Kristo, siya ang asahan. Ang buhay ko, siya ang nagpabago. Ang nais ko, siya ang nasa puso. Sa lakad ko, kay Jesus na pagpaturo. Kay Jesus na pagpaturo. Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano. Ito po ang programa Papuri. Nagbabalik po kami ni ate classmate Hana. Ito po ang inyong Kuya Arnel. Kasama ito hanggang alas 6 ng gabi. At napaka enjoyable ng ating mga pinatutugtog dito lamang. Yes. Po galing sa mga album sa Rebecca Volume 5. And Volume 6. Patuloy po tayo sa paghahandog po ng mga magagandang musika. Diba po? Sariling atin na papuring awitin. And hopefully, na-inspire ka pong tapusin yung mga gawain na kailangan mo pong tapusin sa araw na ito. Diba po? Habang nakikinig ng inyong paboritong programa sa hapon. Ayun. Oo. Ito nga ang matanong kita, Ate Hana. Mm-mm. Bakit ka ba wala last week? Ay, nandun po ako. Medyo may hugot pa ako. May hugot pa ako kasi pinababayaan mo ako. Grabe naman po. Pinatutugtog natin mga kaibigang matalik. Oo, na patunayan mo. Oo, pero nawawala ka eh. Naiiwan tuloy ako sa air. Oo. Naks naman. Huwag po kayo mag-alala. Pag ano po, kailangan po, tawagin nyo lang po. At darating po si classmate. Ayun. So, yan po. Tutuloy natin ang mga napakagandang mga awitin galing sa Sarilika Volume 6. Ito po, Berea. Mm-hmm. Galing po kay Kuya Robert Morin. Napapansin niyo, ang daming nasusulat ni Kuya Robert, di ba? True po. Nasa sarili ka. Mm-hmm. Berea. At ito naman po ay May Kapal. Siya naman po ay isinulat po ni Sir Gary Granada at inawit po ni Edward Granadosin. Oh, narin siya. Pag-asa na yung bubuwali. Yan. Ano? Yun. At ito na yung sinasabi ko sa iyo. Yaman ko'y pag-ibig mo. Awitin ni Maestro Jungi Marcelo, ako po ang umawit nito. Ang kwento nitong awitin ito, tinugtog ni Kuya Jungi sa piano sa music recording studio. Opo, niya. Sa MRS po doon, MRS. Sa CRCM. Oo, ako yung producer ng Project 5. Yun nga pala, galing to sa Project 5. Ano yung Project 5? Tanungin mo nga ako, Ate Class. Ano? Kuya Arnel, ano po yung Project 5? Ayan, mabuti na ito na. kasi para magkaroon ng incentive yung mga composers natin na magsulat, meron pong pinoproduce ang DZAS ng limang bagong kanta every month sana. Ang tawag namin doon Project 5. Tapos ina-assign kami one by one as producers. Si Kuya Robert More,
si Junji, ako, and then si Kuya Andre, and then kami mamimili ng kanta, pati mamimili ng singer. For this AS. Nung tinugtog ni Kuya Junji yung Yaman Ko'y Pag-ibig Mo sa piano, sabi ko, akin yan. ako kakanta niya. Oh, wala na. Touch move na. Oh, touch move na. Akin na yan. Yeah. So, yun ang nangyari dito. Yaman Ko'y Pag-ibig Mo. Yun po pala ang history kung bakit kayo po ang umawit ng napakagandang awitin mula po kay Kuya Junji Marcelo. At ito naman po yung sumunod, panalangin ko para kay Kayla Escalante. Nako! No. Nobyo. Yan po ay composition po ni Sir Andre Jolicio at inawit po ni Cindy Dalapaz, La Canilao at Terry Javier Ellis. Ito yung follow-up song ito, Ate Classmate, dun sa una sa lahat. Galing, una sa, konektado. Una sa lahat, oh, una sa lahat kasi si Ate Cindy sa si Ate Terry. And then, ang ganda ng response ng mga tagapakinig ng DDAS at ng Papuri. So sabi ni Kuya Andre, sumulat ulit siya na isa pang kanta para yung follow-up dun sa duet nila. Ito naman, Nobyo. And ito yung ang laki ng twist dun sa awitin. Opo. Kaya Ate Kayla, pakinggan mo agad. Yun. At pakinggan mo ng masusing. Ayan po. At syempre naman po para makompleto ang latag natin sa segment na ito, sumunod naman po ay tumatawag sa'yo. Tumatawag. Yeah. Yan po ay ang komposisyon ni Maestro Arnel De Pano at syempre inawit naman po para sa atin ni Baby Reyes. Oh, ni Ate Baby. At si Ate Baby Reyes ay bahagi ng tatluhang tinig na grupo na Sanctuary. Kasama nila sila Kati Asada Amaka at ang ating kapatid na nauna na maalam sa atin si Ate Larin Anceta Uy. So binabati natin san ka man naroon dyan sa Phuket, Thailand. Wow. Ate Baby, ito po ang isang pamana ninyo sa mga tagapakinig natin ng DZAS. So dito sa programa Puri ang tumatawag sa iyo. Isa pa rin Bossa Nova song. Yes. Sabi sa iyo, nauna tayo dito. Nauna tayo sa Bossa Nova. Marami po tayo niyan dito sa Papuri. Ay, marami. Di mo tulak kabigin. Yes. Yan. Ito po, ang mga paawitin galing sa Sarili Ka Volume 6. Dito lamang po sa programa Papuri. Thank you.
mananatili siyang tapat. Naroon siya, pag-asa may mabubuwal. Naroon siya, panatagang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal. Sasanay ng bigo, nawa ay di ka susuko. Naroon siya, pag-asa may mabubuwal. Naroon siya, panatagang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal. Pag-ibig mong malay.
sukat ay hindi magkukulang. Yamang kong sa lawak ay sadyang walang hanggan. Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman. Pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal. Huwag mang mawalay sa paglingap mong tunay. Ang yaman ko mithiing di matwid. Bakit ba nagpipilit na aakit sa diwastong hatid? Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman. Pagningasin mo ay si Kristo.
Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV. Pansamantala na naman po tayong dumarating sa ating pamamaalam at kailangan pong tapusin ang programa yung ating masayang samahan sa mga napakagandang awitin galing sa Tarilica Volume 5 and 6. Marami po kaming kailangan pasalamatan ni ating classmate. Totoo po at kailangan po na pasalamatan natin ito dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi po magpapatuloy ang program natin dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. So salamat po sa mga nakaagapay po natin sa Bocaue Transmitter Site, ang atin din pong ProTech, si Nat Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano at JV Tabwa. Ganun din po ang ating RTV team, Aileen Valdez, Abby Glindo, Ivan Abrenica, Juan Mark Balatukan at Chris Rosete. And syempre po sa ating pong mga engineers on duty, yan po ay si Rafi Bardoquillo, Chris Molina, Michael Lopez at Nalds Pagador. And syempre, thankful po tayo, ever thankful po tayo sa ating pong producer ng programang ito, si Kayla Rico Hermoso Escalante, na meron akong panalangin na magka-dash na siya. Ayun, napagkahaba-haba rin. Yes. Apelido. Oo, hinihintay ko mabasa dito yung pangalan ni Absidy. Wala pala siya sa ating mga kaagapay. Oo po eh. Para masabihan yung batang yun na kumanta pa. Kumanta pa more. More pa more. Sabi nga namin nung ano, nung Kapit Bisig Broadcast, baka yung ating Bocaue Transmitter site sa mga darating na panahon ay pasabihan natin na iba transmitter site or kung saan man maghintay po kayo sa mga developers yan. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa atin at nagko-comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. We appreciate your palaging pakikinig sa amin. Marami kaming suki magmula rito sa Pilipinas hanggang sa Middle East at saan pang bahagi ng mundo. So, you know, ang aming panalangin ni Ate Hana ay ganun pa rin, kagalingan, kapayapaan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kalakasan at pag-asa at ang pag-ubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo po kami ni Ate Hana sa pagsambit na sa Diyos ang papuri. Iba't ibang pagsubok ang naranasan ko, patong-patong na pahirap sa taong ito. Di biro ang pasanin sa puso at isipan, di lamang dito kahit san pa man. Yumuyo ko at tumutulog, sumasamo sa inyo, oh Diyos. Kagalingan, kapayapaan, kalakasan at pag-asa.
damit na natin, himala ng lunas at liwanag sa daang malagim. Lumuyo ka at tumudulog, sumasamo sa inyo, O Diyos. Kagaling nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.